Huwag po maging hadlang yung sitwasyon natin upang tayo po ay hindi makapanambahan sa ating Panginoon. At sa bagang ito na ating pong pananambahan, ito'y walang sayang, no? Naniniwala po tayo na ang mga ginagawa natin, lalong-lalo na sa ating paglilingkod at pananambahan ay hindi sayang. Hindi sayang na tayo po ay pumunta sa simbahan at hindi rin nakakatakot, no? Na tayo ay manambahan. Basta lamang po, mag-observe lang po tayo ng ating mga protocols. Okay, in behalf of our pastor, let's open our Bible in the book of Luke chapter 2, verse 52. Okay? Luke 2:52. Basahin po natin lahat. And Jesus increased in wisdom, in stature, and in favor with God and man. Before we pray, recite po natin yung ating pangako sa ating Panginoon. Let's recite it. Ayan. Yung ating pong kadalasang nire-recite sa bago po tayo makinig ng Word of God. Ang aking pangako sa aking Panginoong Jesus, ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapaligtas. Siya ang aking kalungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Tayo po'y manalangin, dakilang Ama, salamat po sa kabutihan mo sa amin sa araw na ito. Alam namin, may mga banta sa aming kalusugan, bagkos kami po ay narito upang magtiwala na ikaw ang aming protector sa lahat ng mga sakit na aming pong maaring tanggapin. Pero naniniwala kami na habang kami po ay nagpapasakop sa iyo, inyo po kaming binibigyan ng favor. At dalangin po namin, pagpalain niyo po ang aming pong pananambahan, ikaw siyang maitaas, itago niyo po ko sa inyong biyaya, at hiling po namin na ikaw ang maghamon at magbigay ng kaliwanagan, at salamat po sapagkat yung salita mo ang magbibigay ng correction o pagtatama, magbibigay ng kalakasan, magbibigay ng enlightenment, at gamitin niyo po ako. Salamat po, gayon din namin pastor na siyang mga ngaral sa ibang lugar sa Batangas, ingatan niyo po sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. Oh, bago ka lumingon sa iba, lingunin mo muna 'yung katabi mo. Sabi mo, "Happy Lord's Day. I'm happy to see you." Yan. Alam ko naka-face mask tayo lahat. Ako lang ang hindi, no? Pero gusto ko makita niyo yung malaman ng bawat isa na kahit naka-face mask tayo lahat, no? Nakangiti ka sa loob ng face mask na 'yan. Amen. Masaya po ba kayo nasa gawain kayo ng Panginoon? Amen. No? Alam natin na maraming banta sa kalusugan. Pero habang tayo po ay sumusunod, no? Naniniwala tayo mga minamahal na habang sumusunod ka sa protocols na 'yan, yung tsansa ng hawaan ay bawas. Oho. Pero pag disobedient tayo, ala. Ganun na lamang yung pagdami niyan, no? Naniniwala po tayo sa umagang ito na ang mundo ay balanse. Do you believe that? And the title of our message na binigay po ng ating pastor sa ating kalagitnaan ay Balancing Life's Demands. No? Naniniwala po ako na ang mundo ay balancing mundo. Hindi pwede ito ay may killing. Hindi pwede ito ay baloktot. Hindi po ito ay tabingi, no? Balance po. Nung nilikha po ng Panginoon ang mundong ito, no? Lahat ay nilagay niya to balance everything. Makikita po natin in nature, makikita mo sa dagat, kinakain ng malaking isda, yung maliit na isda, at yung malaking isda, kinakain naman ng tao. At yung mga maliliit na isda, sila naman yung, especially yung janitor fish, no? Sila naman yung lumilinis sa dagat, no? Makikita mo naman sa wild, mapapansin mo na yung tao kumakain ng mga baboy ramo, kumakain. Makikita mo yung lion kumakain ng mga animals din sila, at yung mga pawapansin natin na kahit yung
may tagalinis din sa kanila eh. Diba? Yung butike, kumakain ng lang, ano, lamok. Diba? O, yung snake, kumakain din sila ng hive din. Bakit? Para hindi lahat present, no? Nababawasan yung iba, nadadagdagan yung iba. Merong, may purpose ang bawat isa. No? Sabihin, maganda yung ecosystem na nilagay ng Panginoon. Sa architecture, mga minamahal, hindi pa pwedeng walang balance dito. No? Hindi ka pa pwedeng gumawa ng building na hindi pantay yung pagkaka-design niya at pagkaka-level niya. Mapapansin natin, pag hindi pantay niya, sino may arkitekto dito? No? Hindi balance yung pagkakasukat. No? Makikita natin kahit sa ating katawan, naniniwala tayo na kinakailangan balanse. No, bakit? Kasi pag hindi balanse yung sistema ng ating katawan, mayroon tayong sakit. No? At yung ating health, no? Ay alam natin na may problema. Mararamdaman natin. Halimbawa, kapag mataas yung tinatawag na alam naman natin, meron tayong red and white corpuscles, mga minamahal. Pag balanse po ito, parehong pantay yung red blood corpuscles natin, mga minamahal, maganda yung hormones mo, maganda yung pangangatawan mo. Pero pag sobra yung tinatawag na red cells natin, mababa, o kaya ito ay nag-i-increase, no? Mapapansin natin yung mga common na sakit na mararanasan mo. Magiging anemic ka, no? Pag sobra naman, pag mababa naman yung white, nako, o kaya sobra naman yung white, maaaring mga sakit nyo, I don't know kung iko-correct ako ng mga doctors natin kasi hindi naman ako doktor, no? Sobra yung production ng red, magkakaroon ka ng leukemia, no? At kapag ay maraming sakit ang maidudulot kapag hindi balanse yung white and red blood natin, no ho? Yung mga cells na meron tayo. That's why makikita natin sa panahon ito, sino yung unang-unang nagkakasakit? Eh, siyempre, yung mga tao na hindi binalanse yung kanilang kalusugan. No? May naabuso yung kanilang pangangatawan. No? Kaya nga dito sa mga minamahal, kahit sa ating kalusugan, kinakailangan nating maging balanse. Naniniwala po ba kayo dyan? No? Naniniwala tayo na pag binawasan mo yung pagkain mo o hindi ka kumakain sa tamang oras, magkakasakit ka. Anong sakit na maaaring kunin, makuha mo? Common yan, ulcer. No? Tumataas yung acid mo. Oh. Kaya nga po, gusto ko makita nyo na naniniwala po tayo na nung nilikha ng Panginoon yung mundo at tayo, balanse po dapat ang lahat. Hindi po dapat sobra, hindi kinakailangan kulang. Sapagkat naniniwala po tayo that we are living in a world of balance. No? Let's consider, mga minamahal, yung areas of life natin. No? Naniniwala tayo na sa buhay natin, kinakailangan balanse. Sa ating personal life, balanse rin po. Bakit? Minsan kinakailangan natin nan, yung balance ng negative things na nagawa natin sa positibong bagay. Okay? Halimbawa, may nasabi kang masakit. Nakapagbiro ka ng masama, ng masakit sa kapwa mo. No? Ang pinakamaganda niya, bawiin mo sa magagandang salita o magsabi ka ng sorry o kaya bumawi ka sa magandang bagay. No? Para magbalanse. Halimbawa, may utang ka na dapat bayaran. Ay naku, mga minamahal, pag hindi mo binayaran, mananatiling negative yan. No? Mananatiling negative yan at hindi magiging balanse yung buhay mo. No? Sasakit ang ulo mo. Kasi singil. Pag may mali kang nagawa, mga minamahal, for you, yung negative na nakalagayan natin, maging positibo, kinabalansehin natin, may mali kang nagawa, ituwid mo para maging balanse. So kung may pananagutan ka sa Diyos, may pangako ka sa Panginoon, abay balikan mo yung pangako mo at tuparin mo para maging balanse. No? Kaya nga, kahit sa pamamasukan natin, sino mga empleyado dito
Nagkatrabaho. Okay, lahat. Sino hindi nagkatrabaho? Sino hindi naiintindihan yung sinasabi ko? Nagtatrabaho ka, di ba? At kapag nagtatrabaho ka ng 8 hours. Di ba? At kapag nagtatrabaho ka, ibigay mo naman yung best mo. Sapagkat yung ibinibigay sa'yo ng may-ari ng kumpanya ay karapat-dapat dun sa ginagawa mo. You have to do your best. Hindi yung sa panahon ngayon, uso yung online. Okay? Work from home. Pag sinabing work from home, dapat nasa home ka. Hindi ka nasa labas, hindi ka namamasyal sa MOA, hindi ka umaattend ng birthday party. No? Nakikita minsan, bumisita ka dito, kumain ka dito, nagsanggipsal salamat ka pa. Ala, hindi ka nag-work from home. Yung oras na hinahanap ka, nag-post ka pa, nagmalaki ka pa, nako. Try to imagine, sinesweldohan ka ng bossing mo, tapos hindi ka nagtatrabaho. Kung ikaw naman yung may-ari, nagtatrabaho naman nang maayos yung empleyado mo. Aba, huwag mo namang ipagkait yung promotion na kinakailangan niya. No? Huwag mo ipagkailit yung sweldo o yung increase na kinakailangan niya. Nagtrabaho ng maayos to eh. Naging maayos siya magtrabaho eh. Bakit? Balance. No? Kaya nga, pag ikaw ay may nagbigay sa'yo, may magbigay ka rin. No? Para balance eh. No? Kaya nga po, gusto kong maunawa natin na ang lahat ay balanse. Pero ito lang po ang gusto kong makita nyo, mga minamahal. Pag naglilingkod ka sa Diyos, lagi tayong kulang. Kulang lagi. Hindi talaga tayo magbalanse. Kasi bakit? For all have sinned and come short. Di ba? Come short of the glory of God. Hindi ko pwedeng sabihin, mga minamahal, na sapat na yung ginawa ko. Kasama ko si Pastor buong araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, hanggang alas 11 ng gabi. Naglingkod na ako ng gusto noon. Hindi pa. May time pa rin ako sa sarili ko eh. Hindi ko pwede sabihin na naglinis na ako, nag-asikaso na ako, may kinausap na ako, may trinabaho na ako para sa Panginoon, para sa church. Sapat na yon. Hindi. Actually, yung pagsisimba natin ngayon, ang thinking natin, dapat pag nagsisimba tayo umaga lang, kasi pag sumobra tayo sa araw, baka lumagpas tayo sa langit. Mga minamahal, wala akong nakikitang sumobra sa langit. Laging kulang, laging hindi sapat. Pag lumagpas ka sa langit, langit pa rin yun. Alang na mag-impyerno yun, no? Diba? Oh. So gusto ko makita nyo, mga minamahal, gusto ng Panginoon maintindihan natin yung principle of balance. Kasi God wants your personal lives to be balanced. Balance, mga minamahal. Ano sabi ng Proverbs chapter 28 verse 8? Tingnan po natin. Proverbs 28 verse 8. For the transgression of the land, many are the princes thereof, but by a man of understanding and knowledge, the state thereof shall be prolonged. Sabi ng Bible, a man of understanding and knowledge maintains order, mga minamahal. Kasi bakit? May balanced life. Alam niya kung ano yung dapat. Alam niya yung dapat gagawin. Bakit? Kasi alam niya, ang Panginoon ay he's an author of orderliness, mga minamahal. Naka-order ang Panginoon. Naka-ayos siya. Alam niyo kung bakit? Makapapansin natin yan sa Ecclesiastes chapter 3. Let's open the Bible in the book of Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 8. Okay? Basahin natin to, ha? Lakasan po natin. Okay? Okay, nandyan na po ba kayo? Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 8. Okay, ready? Read. To everything, there's a season, and a time to every purpose under the heaven, a time to be born, a time to die, a time to plant, and a time to pluck up that which is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance,
a time to cast away stones, and a time to gather stones together, and a time to embrace, and a time to refrain from embracing, a time to get, and a time to lose, and a time to keep, and a time to cast away, and a time to rend, and a time to sow, and a time to keep silence, and a time to speak, and a time to love, and a time to hate, and a time of war, and a time of peace. Hindi lahat sa nakapanahunan, no? Ay may, ang tao ay may kapayapaan, may kaguluhan. No? Balanse. Kung ang lahat ng tao ay nabuhay mula nung kapanahunan ni Eva at Adan hanggang ngayon, palagay nyo anong uri ng mundo meron tayo? Kung lahat ay mga minamahal ay puro nanatili yung mga tanim sa lupa, ano kayang uri ng mundo tayo? No? Mapapansin natin kahit sa pagkapanahon na natin ngayon, binalansin ng Panginoon ng lahat. Naging busy yung mundo, napabayaan yung kalikasan, naging makalat ang tao, naging pabaya sa kalusugan, hindi nag-observe ng tinatawag na kaayusan, nakakahawa lahat, no? Walang pakialam kung yung hinawakan niya madumi o malinis. Ngayon, binalanse ng Panginoon lahat. Yung hindi natin ginagawa dati na nag-alcohol, nag-alcohol na tayo. Diba? Hindi naman tayo nag-face mask. Ngayon, nag-face mask. Bakit? Tinuturuan tayo ng Panginoon na sa panahon ngayon, kinakailangan maging balanse. Bakit? Ito yung napabayaan natin nung araw pa. Ito yung mga bagay na hindi natin pinansin at ngayon pinapaintindi sa atin ng Panginoon na kinakailangan natin gawin. Bakit? May kapanahunan sa lahat. Ay buti na lang mga minamahal ngayon, no? Pag pupasok ka sa mall, hindi ka pwedeng walang face shield, face mask. Pagpasok mo sa isang mall, sa isang store, naka-alcohol ka, kaya yung mga palad natin ang titigas na. No? Ako medyo ano ko eh. Salamat na lang kay brother binigyan tayo ng lotion. 'Di ba? No. Talaga namang nakakatulong para lumambot yung palad. Ayun. 'Di ba? Oh. So gusto ko makita mga minamahal na ang Diyos gusto niyang mabuhay tayo with a balanced life. Ngayon, mga minamahal, ang tanong dito, ano problema ng pagiging imbalance? Una, gusto ko makita mo na tayo kasi, no, ito yung problema natin, meron tayong maraming imbalance sa buhay natin. At ito yung gusto ko makita natin, that the main problems na meron po tayo, mga minamahal, is all about having a life of imbalance. Halimbawa, marami tayong problema sa imbalance tayo sa mga halimbawa sa pagtulog, no? Alam natin ang pagtulog ay kinakailangan sapat. Hindi kulang. Bakit? Pag kulang ka sa tulog, sinasabi ko sa iyo, pag nandito ka sa church, no? Umattend ka na, tulog ka pa, bakit? Napuwit ka kagabi. Napuwit ka kanonood, napuwit kang maglaro ng ML, ng games. Ngayon, inaantok ka ngayon. Ikaw ay nanood ng sa HBO, ba? Puyat ka. Nalibang ka eh. Manilambahan ka. Ayun, late ka na. No. Yung iba naman imbalance sa pagkain. No? Pagkain. Sa isang araw 5 beses ka kumakain. Pag sobra ka sa asukal, sa sweets, ano mangyari sa'yo? Aba, syempre, tataba ka. Mapupunta ngayon sa tagiliran mo yung mga kinakain mo. Ang lakas mo kumain ng kanin. Ba't tumataba ako? Kasi
Hindi ko alam kung bakit eh. Tingnan mo muna yung uri ng pagkain mo. Oh, bakit high blood ako? Hindi ko alam kung bakit. Tingnan mo yung kinakain mo. Baka ang hilig mong kumain ng sisig. Ang hilig mong kumain ng nung tenga dyan sa may ihawan dyan sa labas. Hmm. Ang paborito mong ulam, manilaging barbecue. Tapos nilagang baboy. Ayun, papakainin ka ng gulay, ayaw mo kumain ng gulay. Oh, para maging balanse yan. Oh, tagtatanong ko, bakit may sakit ka? Oh. Hmm. Yung iba naman sobra sa pagtatrabaho. Kaysa naman yung iba, walang trabaho. Diba? Try to imagine ngayon yung SM, tama si Sister Rose, diba? Isang buwan, wala kang trabaho. Isang buwan, may trabaho ka. Anong gagawin mo dun? Pag hindi ka pa pumasok, no? Wala kang sweldo. Try to imagine that. Diba? Oh, kaya magpasalamat po kayo sa may mga trabaho, sumisweldo. Magpasalamat ka sa Pahino, sumisweldo ka pa. Diba? Oh, yung mga worker and sister babes, sabi ko, pambira, pandemic na, sumisweldo pa kayo. Yung iba, walang sweldo, walang kinikita. Yung nagtatahi, yung kasama nilang mga companies na nagtatahi, katulad nila, walang tahi, walang tanggap. Pero sila, makikita mo, aba, namamayagpag pa. Nagtatanggi pa ng trabaho. Ang tawag doon, grace ng Panginoon. Oh, huwag namang sobra ang pagtatrabaho. No, huwag namang sobra. No. Mamaya tatalakayin natin. Iba sobra sa paglalaro. Imbalance yan eh. No? Sobra sa paglalaro. Sobrang maglaro. Kaya nga makakakita ka ng mga tao na naghiwalay dahil sa ML. Nag-away dahil sa laro. Yung iba nagkadilupa, nag-develop yung relasyon dahil sa laro. Yun. Oh, kamusta ka na dyan? Panalo ka na? Hindi. Ayun. You can be imbalanced in the way you use your time, your energy, your money, your body, and your pleasure in your relationship in anything. Kaya nga po mga gusto makita natin, mga minamahal, na pagkaminsan, ang tawag sa atin ay sobra yung exposure natin o underdevelop tayo. Yung iba sobra, yung iba kulang. No? Kulang, yung iba sobra. Kaya nga, two things happen when our life is imbalanced. Number one, frustration. Kapag may imbalance sa buhay natin, mapapansin natin yung unang bagay na ito, mapaprustrate ka. Ang sabi ng Bible, sa Job chapter 5 verse 12, He disappointed the devices of the crafty so that their hands cannot perform their enterprise. Oho? Kaya nga po makikita natin, mapapansin natin, yung mga, may mga tao, di ba? Mapapansin natin nung maliliit pa tayo, may mga, alam nyo yung sa circus, di ba? Meron dong kahoy siya ng ganon, tapos inilalagay niya yung mga plato doon sa ibabaw, no? At yung pangsampo, mapapansin mo, gumuguho na ganon. Habol siya ng habol, kung paano niya babalansinan lahat. Hmm. At habang bumabagsak, habang nagpe-perform siya, napoprustrate siya. Alam mo ba, kamisang ganyan tayo. Yung buhay natin, we try to balance everything, pero hindi natin nagagawa. It leads to frustration. Tayo ay nag-work sa mga bagay na sa areas of life natin, pero hindi tayo humihinto. Nagpapatuloy pa rin tayo doon. Kaya habang nagpapatuloy tayo sa ganung bagay, napoprustrate tayo. Hmm. Wala tayong minamaster. No? Kalat-kalat. Kaya nga po, pag sabi nga natin, frustration is a result of imbalance in your personal life. Ano pa, mga minamahal? Fatigue.
mapapagod ka. Oho, mapapagod ka dito. When you get tired of your life is out of balance, burn out ka na. Mapapagod ka. Kaya nga po sabi ng Job chapter 10 verse 1, my soul is weary of my life, and I will leave my complaint upon myself. I will speak in bitterness of my soul. Ano ibig sabihin mga minamahal? Anybody who ever bought a car, okay, with a set of tires, makipapansin natin yan. At kapag ikaw ay bumili ng bagong tire, kinakailangan natin na ito ay ibalanse. No? Kausap ko nga si Coach Arman, kasi nagtatrabaho sa Yokohama. Paano bang ginano to? Order tayo, ganito. Papapansin mo, sa kanila, meron po silang mga balancing. Pag bumili ka ng tire sa kanila, ibabalance nila yan. Bakit? Kapag hindi binalanse yung tire, ano mangyayari? Lahat ng mga nagdadrive, alam to. Ewan ko na lang yung iba. Diba? Nasisira yung gulong. Iba yung kain. Kapag ito ay kinamber, papacheck mo yan. Pag hindi tama yung camber alignment, hindi balance yung takbo at lapat ng gulong sa kalsada, mapupudpud yung kabila, mapupudpud yung gilid, mamaya-maya bibili ka na. Instead, the 1 year o 2 years tatagal yung gulong mo, isang taon pa lang, wala na. Bakit? Pudpud yung gilid eh. Why? Hindi balance. Mabiburn out. Alam mo, pag kami sa mga minamahal, ganyan ang nangyayari sa atin. Oh, ganyan ang nangyayari, hindi balanse. Ako iniisip ko nga, kung ang sasakyan ay, bakit hindi nga pala square, no? Tatalino, bakit hindi square yung gulong ng sasakyan? Iniisip ko kung square ang gulong ng sasakyan, ano kaya mangyayari? Gaganong-ganong. Bakit? Square eh. Pero gulong, pero kung pag gulong yan, kailangan balance yan. Bakit? Pag hindi balance yan, masisira yung gulong. Nung Thursday, pauwi kami ni Pastor, yung bagong van po natin. Try to imagine, pag bibili ka pala ng bagong sasakyan, hindi ibig sabihin bago, hindi mo na i-check yung PSI niyan. Yung pound per square inch, yung PSI, yung laman ng hangin ng gulong. Yung iba, pina-check ko, yung iba 29 lang, yung PSI niya. Yung iba 65. Yung sa likod 56. Yung sa kabilang harapan, sa kaliwa, try to imagine, 60 yung PSI niya. Iba-iba yung laman ng hangin. Sabi ko, Pastor, saglit lang ha. Iba talagang pakiramdam ko dito sa van na to eh. Kasi iba yung magkakaiba yun. Okay, sabi ko, flat to ng konti, ito mataas. Maya-maya, balanse na lahat. Pagtakbo namin, yun ang tulin. Ang ganda ng takbo. No? So, pag hindi balanse yan, magkakaproblema yung sasakyan. Dadami yung problema at mapapansin natin, mas maraming masisira. Kaya nga po gantong buhay natin mga minamahal eh. Pagka minsan, yung pagod, no, ay dahilan ng pagiging imbalance natin. Oho, mapapansin mo, minsan we are easily angry. Di ba? Madali kang magahalit, wala namang pagkamisang maayos sa dahilan. Pagkamisan, mapapansin mo, babalikan mo, fatigue. Pagod. Pagkamisan, di ba, pag uwi na kayo sa family nyo, di ba, mapapansin natin, bakit masungit yata si tatay? Ba't parang masungit si nanay? Yung pala, napagod, bakit pagdiskusyon o may nakaaway dun sa company. Yung mga nagtatrabaho sa labas, di ba? Mapapansin natin na may kausap sa telepono, pagdating doon sa anak, napalo, kasi may nalaglag lang yung gamit. Bakit? Pero hindi yun talagang dahilan eh. Kasi maaari,
pagod ka na. Napagod kang makipag-usap dito at napagbuntunan mo yung pagkainis mo dun sa anak. Oho. Bakit? Fatigue. Alam, sabi ng Bible, darating yung panahon na even the young ones shall fail. Oho. Sabi ng Psalms, Isaiah 40 verse 30, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. No? Katulad ng tire, magbo-blow na lang yan eh. Nasabog na lang yan. Bakit? Eh, imbalance eh. Puputok na lang yan eh. No? Lalabas na lang yan eh. Noho? Nandiyan pa po ba kayo? Okay. So, those are the problems of imbalance. Now, let's go to number two. Areas of life we need to keep in balance. Ano yung mga areas ng buhay natin na dapat ito yung i-maintain natin to balance our life? No? Ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa pagiging balance? Sabi ng Luke chapter 2 verse 52, sabi ng Bible, "And Jesus increased in wisdom, in stature, and in favor with God and man." Just try to imagine Jesus Christ. No? Why Jesus intended to increase in wisdom? Bakit sinadya niya ito? No? Bakit siya sabi ng Bible na nag-increase siya sa kanyang pangangatawan, sa favor, sa Panginoon, at sa mga tao? Why? Because he's the best example of being a human. Sabihin, wala tayong exemption. Wala exempted dito. Kung si Jesus naging balance yung buhay niya, eh, bakit hindi tayo? Ano lang, gusto ko makita niyo po mga minamahal na sabi ng Bible, he grew in these areas. He grew in wisdom. It means he grew intellectually. No? He grew in stature. It means he grew physically. No? He grew in favor with God. It means he developed spirituality. He grew in favor with man. That means he developed socially. Ito yung larawan ng perfect humanity. Oho? Eh, si Jesus Christ naman yan eh. Pero alam mo, Panginoon, may purpose kung bakit pinapalakas niya yung sarili niya eh. Why? Kung hindi siya mag-aaral, anong isasagot niya sa mga Sadiseo at Pariseo? Anong isasagot niya sa mga apostles na magtatanong sa kanya? Anong isasagot niya sa mga tao na nangangailangan sa kanya? Kung hindi niya papalakasin yung sarili niya, paano niya bubuhatin yung krus na ipapasan sa kanya at tutubusin niya tayo kung mahina yung kanyang pangangatawan? You see that? Kung ang Panginoon ay patpatin, kung ang Panginoon ay hindi malusog, kung ang Panginoon ay sakitin, paano niya papasanin yung krus? That's why, the main reason kung bakit niya ginagawa ito, may purpose siya. May dahilan siya. At hindi siya lumagpas, no? Alam niya na kailangan i-balance ko itong mga to. Nga minamahal, gusto ko ba makita nyo, number one, we need a mental balance. That's number one na dapat nating help to keep in balance, mental balance. Sabi ng Romans chapter 12, verse 2, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God." What does it mean? You balance it by screening the things that come into your mind. Ini-screen mo. Binabantayan mo yung mga bagay na papasok, yung ideas na papasok sa isipan mo. No? Hindi mo i-allow yung mga bagay na ito para madumihan yung utak mo. Actually, yun ang problema natin eh. No? Ito yung sinosolve ng ating pastor ng Word of God sa buhay natin. Bakit? Namuhay tayo sa mga
sabi natin, mga basurang kaparaanan ng mundo. Lalo na pag na-save ka ng may edad ka na. Di ba? You're exposed to a lot of bad things. Nakakausap ka ng mga tao na marurumi utak. Di ba? At nakikwentuhan ka. Oh. Kaya nga po, gusto ko makita, sabi ng Bible, you notice the word, transforming or renewing your mind. No, anong ginagawa ng ating pastor? Pinapalitan niya ito ng mga prinsipyo. No, you're not just memorizing the Word of God, but you have to meditate it. Yung diablo, alam niya yun. Si Satan, alam niya yung Word of God eh. He knows about the text. Kaya nga sabi niya, nasusulat. No, kung ikaw nga ay Diyos, eh dapat, kaya mong gawin to. Kaya mong magpatahulog ka, sasaluhin ka ng anghel. Alam niya yung text. Pero, hindi yun ang gusto ng Panginoon, na alam mo yung text. Alam mo yung precepts, alam mo yung principle, alam mo yung mga prinsipyo behind the Word of God. You see that? Hindi lang minememorize ito. No? Kaya nga, pag sinabing memorize, nilalagay mo sa isipan mo yung mga salit. Kaya nga, and Jesus grew. Minememorize mo yan eh. Diba? Memorize mo yung John 3:16, for God so loved the world that, alam mo yan. Actually, yung diablo, alam din yan eh. Alam din niya yan. Pero, hindi niya buhay yan. Hindi niya principle yan. No? Kaya nga, yung meditation is much important than memorization. I'm not saying hindi importante yung memorization. Napaka-importante niyan. Sapagkat dyan nagsisimula na maging conscious ka. Kaya nga po, mga minamahal, kapag nagme-memorize ka ng Word of God, what happened? Nilalagay mo yung salita ng Diyos sa isipan mo, nilalagay mo dyan, ni-store mo dyan, and eventually, paano magiging buhay mo yan sa panahon na ikaw ay magkakaroon ng problema? Paano? Kapag yung mga minememorize mo, inilalagay mo na sa puso mo. Kaya nga po, makikita natin yung isang tao kapag may problema, mag-a-appear yan kung paano siya mag-approach eh. Kaya nga sabi ng Bible, as he thinketh in his heart, so is he. Why? Because you keep on memorizing, later on, the word that you memorize, nagiging buhay mo na. Yung nasa conscious mind mo, na salita ng Diyos, pupunta ngayon sa heart mo. Pupunta ngayon sa subconscious mind mo. Kaya nga, mayroon bang thinking in his heart? Mayroon. Ang tao doon, subconscious mind, nasa puso mo na. Kaya nga po, napakadelikado ng ano eh. Yung paulit-ulit na ano, na pag-indoctrination na mali. No? Delikado yun eh. Delikado. Kasi nagiging buhay na nila yon. Di ba? Lalo na yung mga communist. Di ba? Mapansin natin yan. O, yung ibang paniniwala na, hindi masamang pumasa yung tao, basta mga Kristiyano, matay na tayo dyan. Indoctrination eh. Mali eh. O. Kasi alam nila na habang pinipiliin nila yung bata, yung mga tao ng gantong word, nilalagay nito, ang tawag doon, sa term natin ngayon, dinadownload na niya. Kaya nga po, pagkaminsan, kung ano yung mga pinapanood mo, wala naman sa isipan mo, nakalimutan mo, pero hindi mo napapansin, nasa buhay mo na pala. Oh. Mapapansin mo yung mga bata? Oh. Di ba? Wala namang usang TikTok noon eh. No, ngayon nagtitik, ngayon nasa life na nila, no? Kanonood, mamaya-maya gumagano na. 'Di ba? Oh, wala na. Bakit? Downloaded 'di, kuha na nila eh. Oh.
Anong ginagawa ng Word of God? Pinapalitan. Kaya nga sabi ng Bible, by renewing of your mind. Oho. Kinakailangan balansin natin mga minamahal. Binabalansi yan ng Word of God. Tinataniman niya ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free. You see that? Nilalagay yung katotohanan sa isipan natin. Oho, nilalagay yan. Habang pinapakinggan mo yung Word of God, nade-develop ito sa buhay mo. Later on, lalabas na lang yan. Ito yung sabi ng Bible. Oho. Alam mo, mapapansin natin to pag may problema na tayo. Diba? Dito mo pangahawakan yung salita ng Diyos. Ito yung napakinggan ko. Kaya pag hindi, kapag yung pangangaral ng ating pastor, hindi natin pinakinggan, pag may problema tayo, magdadaw tayo eh. Ano man nangyayari sa buhay natin ngayon? Napakahirap na. Yung unang confrontation natin sa COVID, for first quarter ng problema ng COVID, sabi sa'yo, para tayong paranoid eh. Di ba? Oh. Nagkakaroon tayo ng fear. Pero habang nakikita natin yung ating naaalala, yung pinapangaral, yung salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng comfort. Aha. Number two, eto. Dito maraming sumasablay, pagkaramihan. Physical balance. Physical balance. Yung iba na medyo na ano kayo, na alam nyo ng ibig sabihin. No? Sabi ng 1 Corinthians chapter 6, verse 16 to 20. 1 Corinthians 6, 19 to 20. Sabi ng Bible, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Okay? Sabi ng kasunod, for we are bought with a price, therefore glorify God in your body, and your spirit, which are God's. No? Sabi ng Bible, glorify God in your body. Ibig sabihin, pangangalagaan mo, yung pangangatawan mo, no? Aasikasuhin mo ng gusto yan. Aalagaan mo yan. Hindi mo lalagyan yan ng mga bagay na makakasakit sa'yo. No? Hindi ka maninigarilyo. Kasi wala naman tambutso yung bumbunan mo. At yung tenga mo, hindi labasan ng usok at yung ilong mo. Diba? Hindi kayang tanggapin ng katawa mo ang puro alak. Hindi. Diba? You're not taking care of your body pag ganyan. Oh, kaya nga, diba kahit sa pagtulog, dapat tama. Pag kami sa'yo yung may mga edad na, no, ang tulog na lamang yan ay ano eh. Ilang oras na lang po kayo natutulog? Tatlong, apat na oras, no? Apat, yan. Ako, nasa limang oras na ako. Minsan, apat na lang. No, konti-konti na lang, no? Meron lang tayo mga idlip-idlip, no? No. Ayoko lang maidlip kapag nagda-drive ako kasi delikado. Pero gusto ko makita niyo mga minamahal, no? Napaka pagkabisan, ito 'yung problema natin. Nagkaka-problema tayo sa pangangalaga ng ating katawan. Kumakain ka ng sobrang sweets. Ayaw mo kumain ng walang patis na may sili. Gusto mo lagi may lasa. No? Gusto mo lagi yung kinakain mo laging may maalat. Gusto mo lagi may matamis. No? Gusto mo lagi mayroon kang soft drinks. Alam niyo po ba nung araw nauubos ko yung 1 liter sa isang tanghalian lang yung soft drinks, yung Coke. 1 liter. Isang inuman lang. Oho, isang inuman. Anong nangyari? Puro tamis yung katawan ko. Ayun. No. Later on, nagpa-check up ako. Diyan kila Doc Raquinho. Sabi niya ganun, yung bato mo
dito, nag-untugan sila, gusto nung lumabas, nagsalubong sila sa ureter na gano'n. Kaya pala sumakit yung buong likod ko, katawang ko, kala ko kung ano. Madaling araw, nagpupunta kami sa ospital. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung saan galing sakit. Yung pala sa kapabayaanan ng sarili. Masarap kumain ng ano, ng maalat, yun. Laging may matamis, no. Eh pag speaker si pastor, aba, mapapansin natin talaga naman pag naghahanda itong mga simbahan, napakasasarap. Nandiyan yung lechon, nandiyan yung, di ba, lechon. Napakasarap. Kapag hindi ka nag-ingat, mamamroblema ka. Pag kamisan, ito yung napapabayaan natin mga minamahal. At dumarating tayo kapag ikayo umiidad na, na-realize mo dapat pala, buwasan ko to. Bawasan ko yung kanin, bawasan ko to, hindi dapat sobrang dami. Pwede to, unti-unti lang. Pagka mga minsan mga minamahal, ito yung nagiging problema natin, physically, napapabayaan natin ito. No? Where was the last time na ikaw ay nag-exercise? Where was the last time na pinagpawisan ka upang ma-burn man lang yung kinain mo na naka-store na mga sugar sa katawan mo? Where was the last time? Ako ayoko talagang magbuhat. No, sabi ni coach, ganito gagawin mo. Sabi ko, yung ayaw kong gagawin, yun ang pinagawa sa akin. And I need to obey. And nagsisimula akong mahalin yung bagay na ginagawa ko. Oho. Why? Kasi, sabi ko nga, pag ang misis ko nagkasakit, hindi ko kaya siyang buhatin. Sabi niya sa akin, paano pag nagkasakit ako, bubuhatin ba ako? Hindi kita bubuhatin, papagulungin kita. Mabigat ka! Kaya nga, sabi ni misis ko, kaya nga kang gandaan sa kanya, aba, nag-workout na siya. Diba? Sinisikap niya ang sarili niya. Hindi mo kaya eh. Diba? Oh. Kaya kayong mga kababaihan, eh, palakasin niyo yung mga asawa niyo para mabuhat kayo. No, Brad, no? Tatawa-tawa ka niyo. Diba? Oh. Kaya nga mga minamahal, pag pinabayaan natin itong physical aspect natin, mga minamahal, eh, mahirapan tayo. No? Merong peanut cartoon na napapanood tayo, mga cartoons. Yung ano doon, yung character si Lucy tsaka si Charlie Brown, no? Naghahagasin sila ng bola na ganoon. Tapos yung si Lucy, hindi niya kayang iano, abutin, kahit na sa kamay na niya, lumalagpas pa rin, hindi niya nasasalo. No? Sabi niya ganoon. Hindi kasi nag-uugma yung brain ko doon sa katawang ko eh. And later on, sinabi niya, my body and my brain haven't spoken, no? For a year na. Sabi, hindi rin nag-uusap yung katawan niya at yung utak niya. Why? Bakit? Physically, may problema na eh. No? Pagka minsan, mga minamahal, ganyan tayo, our minds know what we need to do when we need to do it, but our bodies are too tired to follow our minds dictate. Pagka minsan ito yung problema natin, nasa isip lang natin yung sports. No? Pero hindi natin kayang gawin. Nasa isip pa natin mag-exercise, pero hindi natin ginagawa. Maganda yung benefits nito, nasa isip pa lang natin, pero hindi ayaw makipag-cooperate ng katawan mo. Pag may mapapagod ka na, ayaw mo na. Di ba? Discipline. Alright? Kaya nga po mga minamahal, physical balance. Kinakailangan natin pagkaminsan ng tamang pamamahinga. Magtrabaho ka, pero magpahinga ka naman. Matulog ka naman ng maayos. Okay? Huwag naman sobrang tulog. Nakakita na ba kayong tao na sobrang tulog? No? Ang sakit din sa ulo nun. No? Kapag staff ka dito, di ba?
pag oras ng trabaho, trabaho tayo, huwag sobrang tulog. Oh. Sapat na tulog. Dapat. Good diet. Magsimula po tayo dyan, mga minamahal. No? Hindi lahat ng kakainin mo makakatulong sa'yo. Hindi ka kumakain para mabusog. Kumakain ka para mabusog. Lumusog! Oh. Diba? Lumusog. Kaya nga, you have to choose what you eat. Pipiliin mo siya. Kung mahal mo yung sarili mo. Kasi pag hindi mo pinili, ma-out of shape ka. Okay. Now, gusto ko makita niyo po ito. Merong isang, itong si Dr. Kenneth Cooper, siya nag-invent ng aerobics. May kinikwento siya about 46 years old na babae. No? At ang problema niya, yung problema ng babae nito, hindi na siya makalakad ng malayo. Siguro mula dito hanggang dyan lang sa may pintuan. Na bumabagsak na siya at pagbagsak niya, hindi na siya nakakatayo. No? At siya yung naging therapist nito. Dahil doon, nawala na siya ng mga domino effect na eh. Nawawalan siya ng self-esteem, nawawalan siya ng ayaw na yung may kaibigan kasi nahihiya na siya, no? So, pumasok siya sa buhay ng babaeng ito. In-advise niya na bumalik sa surgery at ibalik niya yung treadmill. Pag naglalakad siya, may sakit. Pero sabi niya, in-incline niya ng konti yung treadmill para kung saan komportable yung pasyente. So nakakapaglakad na ngayon siya nang walang pain. Now, habang naglalakad siya nang walang pain, lumalayo yung lakad niya. Nagsunod-sunod na for 25 seconds, 1 minute, nakakapaglakad siya nang walang pain with the inclined treadmill. Hanggang tumagal yun. Ngayon, later on, habang tumatagal, naka-inclined, later on, nakakapaglakad na siya ng straight. Now, habang tumatagal yun, lumalayo na at until such time na naging nakakatakbo na siya, nakapag-jug na siya ng sarili niya ng walang pain. You know what? After that, siya lamang sa age niya, sa marathon, ang unique na nanalo, no? At siya ay nakapag-perform ng marathon, naging maayos yung kanyang physical at paglalakad at pagtakbo niya. Why? Dinevelop niya physically yung kanyang sarili. Naging balance siya. Mga minamahal, ito yung kinakailangan natin. Wala pang, may chance tayo lahat, no? Dito tayo pagkabi sa bumabagsak. Yung discipline natin sa ating mga sarili. No? Hindi natin naaalagaan. Humistop na tayo. Huminto na tayo. No? Ano pa? Number 3. Ano yung una? We need mental balance. Number 2, we need physical balance. And number 3, we need spiritual balance. Okay? Ito yung bahagi na to. It is about your personal life. Ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen. Mga minamahal, we need to grow in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. Yung iba, we grow just in knowledge. Alam mo yung Bible, books of the Bible. Alam mo kung sino si Methuselah. Alam mo yan. Alam mo yung mga character sa Bible. Nakapag-memorize ka ng verse. Pero, to apply it, ang tawag dyan, grow in grace. Yung kapanahon na natin, dapat ito yung grow in grace natin eh. Yung pandemic time natin. Why? This is the best application of what we learned.
Ito yung pinaka-best application. Ito po yung pagkaminsan nakakalimutan natin, mga minamahal. No. Ito yung panahon na dapat na i-apply natin. Kaya nga po, hindi lang tayo nag-memorize sa scripture, hindi lang tayo nakinig, hindi lang tayo nagbasa, but we apply what we learn. We apply what we learn. Kaya nga po, hindi tayo nananatiling ganun lamang. Hinahayaan natin yung napakinggan natin, may application. Pagka problema ka, ano sabi ng Word of God? Balikan mo. Oh. Balikan mo. Ano pa po ang minamahal? Number 4. We need emotional balance. We need emotional balance. Sabi ng Bible, paano natin makikita yung isang taong balance yung emotion level niya? Okay? Makikita natin yan sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Sabi ng Bible, but the fruit of what? The Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Ano pa? Meekness, temperance, against such there's no law. You see that? So ito yung larawan ng ang isang tao, emotionally balanced person. Yung fruit of the Spirit, yung qualities ito nakikita sa buhay mo. No? Pag na-save ka, ito yung resulta. Ito yung ebidensya. Yung emotion level mo, ito yung nangyayari. No? Bakit? When you're emotionally stable, you're not blown out away by a crisis. Hindi ka easily shaken. Hindi ka na lose of control. No? Nagkakaroon ka ng sense of direction. Ang tanong dito, mga minamahal, how does God exactly develop us the fruit of the Spirit? That's the question eh. Paano na-develop yung fruit of the Spirit sa buhay natin? Idilagay na lang Diyos dyan. Ang tanong, paano natin i-develop ito? Paano natin ma-exercise ito? No? Paano natin gagawin ito? Number one, makikita natin, paano tayo tuturuan ng Diyos about love? No. You know what? God teaches us a genuine love by putting some unlovely people around us. No? Papapansin natin yan. No? Madaling magmahal sa mga taong lovely. Pero ang tanong dito, kaya mong magmahal sa unlovable person? To love the lovable is just returning the favor. But to love the unloving means real care. Oh, di ba? Hindi lahat ano mo eh. We are not instructed, commanded to like a person, but to love the person. Di ba? Hindi tayo tinuruan ng Panginoon just to like the person, but to love. Kaya that's why the word says, the Word of God says, love one another. Tanong dun, may hindi ka nakasundo, may nakagalit ka, may nakasagutan ka, di ba? Mamalahin po, kaya bang mahalin pa in spite na ganyan yung ugali ng taong nakasalamuha mo? Paano, pangalawa, paano natin ma-experience, paano ito ituturuan ng Diyos ng joy? Diba? Paano tayo tuturuan? Remember, sabi nga ng ating pastor, joy is not happiness. Happiness depends on happenings. Diba? Sabi niya yan. At ito yung naniwala tayo na pag may happiness, kung ano yung happenings na nasa paligid. Pero yung joy, nasa puso ng tao yan eh. Diba? Kahit may pangit yung problem, may sitwasyon, walang happenings, may joy siya,
Aba, di ba Joy? Isa si Joy. Oh. Mayroon siyang, may kasiyahan siya. God teaches joy through disappointments, through failure, through discouragement, through problems, through grief. Ba? Teaching your inner joy in spite of the problems. Meron kang tinatawag na kasiyahan. Meron kang inner peace. At sasabihin mo sa puso mo, God will take care of it. Ang tawag diyan, joy. How does God teach us peace? Oh, paano ito tayo turuan ng Panginoon ng kapayapaan? Napakadali mamingwit o magstay sa isang lake na walang alon. Pero ikaw ba masasayang bang at peace ka kapag may ano, may malalaking alon sa dagat? Sa lake, okay. Pero masasayang bang yung peace kapag may alon na ng buhay? Oh. Why? Kasi God teaches peace by placing us among difficult people. Diba? Yung mahirap pakisamahan, yung mahirap umintindi, magiging payapa ka pa ba in spite na ito yung mga giging nakakasalamuha mo? Oh. So to teach real peace, He puts you in an office of chaos, a home of chaos, in all kinds of problems and difficulties, and stress and pressures and deadlines. Kapag naghahabol na kayo, may inner peace ka pa ba? Why? God wants you to learn to come to Him, na ilagay natin yung problema natin sa Kanyang harapan. And that is real peace. Tinuturuan Panginoon, ito yung fruit of the Spirit. Oh. Peace. Love, joy, peace. Inaalaw niya yung problema to experience yung peace ng Panginoon sa'yo. He allows that. Hmm. Kaya nga sabi ko kanina, ilalagay ka niya sa kaguluhan. Hmm. Yung panahon ng, na experience yung kaguluhan, sabi ko sa'yo, the only place that I am at peace, eh yung ako ay lumuluhod, ako ay nananalangin, ako ay nandyan, at kausap mo Panginoon, and that is what I think about. Despite ng kaguluhan, mayroon kang inner peace. How does God teach you patience? Ito, pagkaminsan, ito yung problema natin, napakaikli ng ating pagtitiis. Okay? Paano? God teaches patience by putting in the difficult situations. Hindi yung magandang sitwasyon, may COVID, may karamdaman, may pangangailangan, may kakulangan, kulang ng pera, kulang ng resources, kulang ng budget, kulang ng damit, kulang sa lahat. Okay? And God will allow you to experience that. Why? Because gusto niyang maturuan ka kung paano yung word na patience. Paano ka mag-antay sa Kanya? Bibigyan Kanya ng irritating boss. Nakita ka ng boss na nakakairita? Merong ganyan sa mga trabaho. O kaya, kaibigang nakaka-irritate. Diba? O, ilalagay ka niya sa mga nagdadrive sa isang matinding traffic. At titingnan niya kung hanggang saan ka. Hmm. Lalagay ka ng Panginoon sa isang madedelay ka. Delay lahat yung project. Delay yung pagsasubmit. Inaantay mo na hanggang ngayon wala pa. Yung inutos mo, hindi pa rin nangyayari. Delays. Hmm. Why? Because God wanted to teach you peace, patience. He puts you in situation where you would already want to shout and get angry. Ganun yung mangyayari sa'yo. Pero papalitan mo yan. Kasabihin mo, hihinga ka ng malalim.
Thank you, Lord. So, gantong mga uri ng mga tao. Di ba? Oh. How does God teach you kindness? Oh. God teaches kindness by giving us people with emotional needs. Nakakita ka ng tao na umiiyak lang sa'yo. Kahapon may umiiyak. Papa ko ganito. Kinakawawa sila ng mga tao. Ay! Sabi ni Pastor, huwag kang iyak na iyak. O, oh, pag-anon ako. Ni-rebuke na. Oh. He puts some people around you that obvious emotion, may obvious yung kanya emotional needs to teach you to be kind to them. Diba? Ilalagay ka niyan sa ganyan. Kasi bakit? Gusto ng Panginoon maparamdam mo yung pagiging kind mo sa kanya. Okay? Ilalagay ka ng Panginoon sa mga taong may problema at ikaw ang makikinig sa kanila. At titingnan ng Panginoon kung paano ka maging patient, paano ka magiging kind. Mm. Lalagay ka niyan. Nakaka-experience ba kayo ng ganyan? Ha? Nababatuhan ka ng problema. Talaga, pag kami sa may mga tao, mga minamahal, gusto lang nilang magkwento ng kanilang sama ng loob. At ikaw naman, pag nagkikwento ng ganyan, una, makinig ka. Pangalawa, maging understanding ka. Pangatlo, maging kind ka sa kanila. Huwag mo nang patulan. Huwag mo nga kung kwento. Suplado ka pa. Suplada. Di ba? Ngayon, tuloy. Na-discourage lalo. Hindi mo natutunan to eh. Oh. Why? Because gusto ng Panginoon na makita na you can encourage. You can lift up people. Oh. May problema na yan. Pag-pray mo na lang. Oh. Nung isang araw, may kausap ako, kamusta ka na? Oh. We're praying for you, ah. Oh. Junlin, kamusta ka na? Oh, stay ka lang dyan, ah. Ang problema mo lang dyan, pag-aantay. Ang problema mo lang dyan, pagkainip. Oh, coach, kamusta ka na dyan, ah? We're praying for you. Ito yung ano natin. Oh, nakikinig sila ngayon. Ba? Oh. Yung mga kapatiran natin may karamdaman, they're listening. Oh. Pag tumawag sa iyan, pag-pray mo na lang. Just being kind. Dumaranas na problema eh. Isnabid mo pa. Huwag na. Oh. How does teach you faith? Paano ka tuturuan ng Panginoon ng faith? God teaches faith by putting in a situation where we have to take risk. Where you're tempted to doubt, where you're tempted to withdraw, where you're full of fear, He puts you there so you have to have faith. Makikita natin mga minamahal, yung faith, hindi, you're not just only believing. It's not just having doubts. No? But, nagiging honest ka sa Panginoon, nagiging tapat ka kung ano yung nararamdaman mo. And you believe in his words. No? Yung sitwasyon natin, be honest sa Panginoon. Panginoon, may nararamdaman ako. Panginoon, may sitwasyon ako. Panginoon, may pangailangan ako. Panginoon, nag-away kami ng anak ko. Panginoon, may away kami mag-asawa. Panginoon, meron kaming malaking pangailangan. Be honest. Kasi pag kami isang, akala natin na itatago natin sa Diyos yung ating damdamin. No, hindi. Hindi mo kayang itago sa Diyos yung nararamdaman. Alam nga ng Diyos yung iniisip mo eh. Hindi lang niya sinasabi sa'yo eh. Oh. Alam niya yung feelings mo. Bakit hindi mo ikwento yung sitwasyon mo? Diba? Naikikwento mo nga sa kamag-anak mo. Naikikwento mo nga sa kaibigan mo. Diba? Nailalagay mo nga sa Facebook mo yung feeling annoyed, feeling depressed. Nakikwento mo nga doon eh. Pero bakit sa Panginoon hindi? Nagpatampo na Panginoon sa'yo eh. Diba? Lagi mong inuuna yung iba kaysa sa Kanya. In-announce mo sa media, pero sa Panginoon hindi pa ina-announce.
Faith is holding on to the promise of God despite of our doubts. How does God teach us goodness? God teaches us goodness by giving us the power to choose. Inaalaw kanya na matemp. Inaalaw kanya ito sa situation na ikaw ay maaaring magkamali. Inaalaw kanya na mamili kung evil or good ang pipiliin mo para maintindihan mo yung goodness ng Panginoon. We can say we are good unless we have been tempted to do the wrong thing and yet we choose to do right. Kaya nga po gusto ko makita nyo natin na ang Diyos gusto tayong turuan sa mga ganitong sitwasyon. How does God teach us to be gentle? God help us, teach us to be gentle by allowing us to be hurt. Hayaan ng Diyos na masaktan ka niya. Hayaan ng Diyos na makriticize ka. Hayaan ng Diyos na masaktan ka sa mga biro ng iba. Yung mga kantsaw ng iba. Para maintindihan mo na in spite na may nagsabi sa iyo ng masama, masamang biro, masamang kantsaw, hindi ka gaganti. Why? God wants you to learn to be gentle. Kasi ang tendency natin lagi ay gumante. Nandiyan pa po ba kayo? Kahit saved na tayo, laging nasa isip pa natin yan. Someday, I will giant you. Maghihiganti ako sa iyo. Okay? How does God teach us self-control? God teaches us self-control by exercising self-discipline. Mga minamahal, ito na po. God puts us in a place where we have no supervision. Walang titingin sa iyo, ikaw lang mag-isa. Tuturuan ka, gusto mo self-control? Tuturuan ka ng Panginoon. Yung self-discipline na ginagawa mo, no? Ito yung application. Ilalagay ka niya sa sitwasyon na ikaw lang mag-isa. At pag ikaw lang mag-isa, anong gagawin mo? Pipiliin mo ba Panginoon? Pipili mo yung kalooban niya? O ikaw ang masusunod? Yung gusto mo lang. Pag kamisang wala nakakita sa atin, alam natin, wala nakakita, kahit masama yan, pipiliin natin, pero pag wala kang self-control, you will allow things to happen. Doon tayo nagkakasala. Kaya nga, hindi masamang magkaroon tayo ng temptation. Pero, yung matem ka, yun yung ano, diba? Nasa paligid mo lang yung temptation eh. Andyan lang yan eh, sa mga sitwasyon. Pero pag inalaw mo yan, diba? Kunin mo, tingnan mo, bilhin mo, na hindi ba nasa tamang panahon, doon ka nagkakamali. So mga minamahal, gusto ko makita niyo po, this is the fruit of the Spirit, are the picture of Jesus Christ. Larawan ito ng ating Panginoon eh. Ang tanong dito, are you emotionally balanced person? Do you have tendency to worry constantly? Okay? Moody ka ba na tao? Do you let your moods go up and down? Moody ka ba? Ba? Are you mastered by your moods rather than managing your moods? Ikaw ba yung taong madaling ma-depress, ma-prostrate, mapagod? I think you need emotional balance. So, number five, and the last, we need social balance. What does it mean? I'm talking about relationship. How is your harmony with others, mga minamahal? Kamusta yung relasyon mo sa ibang mga tao? Mas marami ka bang kakampi, kasundo, o mas marami ka ng kaaway ngayon? Diba? Social balance. Dapat you have to consider this. Sabi ng Bible sa Romans 12:16, but be of the same mind,
one toward another, mind not high things, but condescend to men of low state, but be not wise in your own conceits. What does it mean? Live in harmony with one another. Kaya nga pag sinabi nating balance, mga minamahal, anong ibig sabihin yan sa dictionary? Sabi po ng Webster, when all things of the parts are in harmony. Oh, pag sinabing harmony, tumutugtog yung musicians natin, kung ano yung key ng gitara sa letter C, yung piano, hindi key of G. Letter, key of C. Kung ano yung key na dapat, yun din yung key nung song leader. Kapag umangat siya, at bumaba siya, wala nang harmony dyan. No? Sasabihin ni Sir Bonnie, sandali lang. Pause muna tayo. Anong gipo? Okay, sige. Ayun, tuloy natin. Bakit? We want harmony. Diba? Pag hiwala yung trumpeta sa key ng piano, sa key ng gitara, sa key ng mga ukulele na yan, eh wala namang, oh, wala yung harmony nung awit. Pati yung song leader, magugulo. Bakit magaling yung choir? Bakit maayos yung pagkakakanta? They are in harmony. Diba? Oh, pag may tumaas yung soprano, ay, tatabunan niya na yung iba. Wala na. Pag hindi yung bass, no? Brother Fidel, hindi akma dun sa bass mo sa tenor, mawawala yung harmony ng musika, ng awit. Oh. Ganon din po ito, mga minamahal. Sa buhay natin, kinakailangan natin ng balancing buhay. Kaya nga po sabi ng Bible, if it is possible, live at peace with everybody. Posible, mamuhay tayo ng peaceably sa bawat isa. Sa panahong ito, dapat mas marami ka ng kasundo, mas marami ka ng kakampi, mas marami ka ng malawak na pangunawa mo sa bawat isa, mas mahaba na yung patience mo. Why? Pandemic eh. Sir, paano pag hindi na pandemic? Ganun pa rin. Kaya nga po sabi ko kanina, ang Bible, hindi ito ay tinuturuan, i-like yung mga tao, yung kapatiran. They have to love them. That's a command. That's a command. Diba? Kaya kasabi ng Bible, yung mga sabi ng Luke chapter 6, sabi ng Bible, yung mga unsaved, magmamahal din sa kapwa nila eh. Sabi niya, if ye love them which love you, what thank have ye? Sapagkat yung makasalanan, nagmamahal din katulad ng ginagawa mo. Sabi ng kasunod, no? 33, if you do good to them, what thank have ye? For sinners also do even the same. Anong pagkakaiba? Ginagawa rin nila yan. Gumagawa rin sila mabuti. Eh, much better dapat kapag mananampalataya ka. Diba? Kung mayroon kang dapat gawing mabuti, gawin mo higit sa kapatiran mo. Diba? Kasi yung mga unbeliever, yan din yung ginagawa. Yan din yung ginagawa nila. Nagkikare din sila eh. How much more, yung mga membro ng simbahan, nagmamalasakit sa bawat isa. No? Kaya nga po, merong isang pag-aaral na ginawa. Ang itong article na to po ay matagpuan natin sa Reader's Digest. Ang tawag po sa kanya ay called 7 Secrets of Peak Performance. Ito po ay sinulat ni Dr. Charles Garfield. Isa pa ay professor ng University of California sa Medical School sa San Francisco. Sabi niya, siya yung pinaka-head ng Peak Performance Center. At siya ay nag-aral, pinag-aralan niya yung 1,500 na outstanding achievers sa lahat ng uri ng buhay nila pagdating sa business, sa athletics, sa education, sa bawat bahagi ng buhay ng itong mga tao ito. At they're looking for a common denominator.
At sabi niya, nakita niya na it takes a difference sa bawat isa. At makikita niya yung mga tao, yung iba, they just be joker. Yung iba, they excel in one area of life. Yung isa, tahimik lang pero magaling sa computer. Yung iba, tahimik lang tapos magaling pala sa sports. Yung iba, eh, magaling makipag-usap. Pero sabi niya, I'm looking for a person na iba yung kanyang hindi common sa lahat. At nakakita lang siya ng ilan. Ilang mga tao na maayos magtrabaho, maayos makisalumuha sa iba, maayos makipag-usap, may kaalaman, merong skills, at sabi niya, ilan lang ito. Ilan lang ito sa 1,005 na aking nakausap. At gusto ko makita mga minamahal na ito yung hinahanap natin. Ito yung gusto nating makita. Kaya nga po, God wants us to live a balanced lives. No? At nakita natin the problem of imbalance. Nakita natin ano yung mga areas that you have to keep it balance. Yung mental balance mo, yung physical balance mo, yung social balance mo, yung spiritual balance mo, yung emotional balance na kinakailangan at hinahanap, at we have to maintain it, mga minamahal. Now, the last thing is how to start a balanced life. Paano ba tayo, paano ba natin sisimulan to? Kung hindi mo na simulan mo, no? I-practice natin. Paano to? Paano tayo magsisimula? Sapagkat sabi ng Bible, kapag ikaw ay nag-consider mo to, you are a bright person. Sabi ng Proverbs 14 verse 8, the wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit. Sabi nga, the wisdom of the prudent is to give thought to their ways, pero yung mangmang, laging nadadaya. No? Nadadaya siya. Sapagkat gusto ng Panginoon na you have to take, number one, para hindi ka madaya, para maging matalino ka, number one, step number one, take inventory. Look at your life. Tignan mo yung buhay natin. Balance ba akong tao? Kamusta yung social life ko? Evaluate. Do examination. Have a spiritual, mental, emotional check-up and evaluate your lifestyle. Huwag ka lang busy sa trabaho. Maging busy ka rin sa Panginoon. Huwag ka lang busy sa church. Maging busy ka rin sa family. Huwag ka lang busy sa family, pero maging busy ka rin sa church. Huwag ka lang busy sa church, pero hindi ka busy sa trabaho. No? Sabi ng Proverbs 14:15, the simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Ano po yung ibig sabihin? Ang ibig sabihin niyan, you have to analyze. Kaya nga po, sabi ni Socrates, the unexamined life is not worth living. Pag hindi mo na-examine yung sarili mo, hindi mo chine-check, mahihirapan po tayo ng mga minamahal. Hindi tayo magiging balance sa buhay natin. Kasi bakit? Walang nagpapakita kung ano tayo. That's why, yung prodigal son, mga minamahal, bakit siya pumunta sa punto na kung saan i-consider niya, mali pala ako. May kulang pala ako. Nagkulang ako sa aking mga magulang. Nagmadali ako. Kinuha ko agad yung yaman ko. Napabayaan ko yung kapatid kong lalaki. Hindi kami naging maayos. Kaya nga sabi ng Bible, Luke 15:17, when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough to spare and I perish with hunger. Bakit? Sa punto ng buhay niya, na-realize niya, sabi niya, he came to his senses. He came to his senses. Na-realize niya, may mali pala ako, may kulang pala ako. Why? Imbalanced life eh. Diba? Napagod na siya eh. Nahirapan siya. Antay pa ba natin mapagod tayo?
Inaantay po ba tayo mag-frustrate tayo? Inaantay pa ba natin ma-discourage tayo? Kasi bakit? Meron tayong imbalance sa buhay natin. Kaya nga, ask yourself, kamusta yung mental balance ko? I am mentally sharper than 5 years ago? Sinasharpen mo pa yung sarili mo? Natututo ka pa ba? Nag-acquire ka ba ng mga bagong skills? Tinitingnan mo yung latest happening sa kapaligiran mo? Kailan yung, ano yung huling book na binasa mo? Mental balance. Okay? How about physical balance? Oh, nagko-complain ka ba about your energy, yung sa katawan mo? Kulang ka ng lakas? Eh bakit? Kulang ka ng exercise eh. Oh. Fatigue ba? Eh may sakit ka na. Bakit napabayaan mo eh? Oh. Nag-exercise ka pa ba? Natutulog ka pa ba ng maayos? Diba? Oh. Kumakain ka ba ng masustansya? That's the question about physical balance. Oh, sobra ba yung pagtatrabaho mo o kulang yung pagtatrabaho mo? Oh, how about spiritual balance? Diba? Is the first reaction sa problem na na-encounter mo itong pandemic ay huli mong tinatawag at huli mong kinakausap ang Diyos o una mo siyang kinakausap? Spiritual balance. Oh, do you take time for God or do I take time with God? Mga minamahal, no? Nagtitiwala ka pa ba sa Panginoon? Nakikilala mo pa siya ng gusto? Nakapagbabasa ka ba regularly ng Bible? At salamat, Preacher More, for encouraging us, adult men, no, to read the Bible. Nagdadrive ako, ang sabi niya, nagbasa ka ba ng Bible? Nag-memorize ka? Opo. Napapaganon ako kay Sir Moring. Katabi ko na siya, ha? Nagdadrive ako. Siya yung pinapagalitan ako. Sabi ko sa iyo, opo, susundin ko po. hindi ko nakikita. Ganyan katindi si Kim Moring sa amin. Diba? O, sa kayo makakita ng ganyan, magpasalamat kayo, ganyan siya. Sapagkat yung iba, baka anong papabasa sa inyo. Oh, ito, Bible lang inaano nito. Kaya saludo kami sa kapatid dito. Happy birthday. Oh, emotional balance. Nag-worry ka ba lagi? Moody ka bang tao? Diba? Kinokontrol ka ba ng moods mo? O yung moods ang kumokontrol sa'yo? Ba? Mabilis ka bang magalit? Mabilis ka bang mairita? Mabilis ka bang ma-depress? Mabilis ka bang mag-give up? Emotional balance. Check. Ito ba yung nangyayari sa akin? Social balance. Diba? Nadadagdagan ba yung mga kaibigan mo? Hey! Nadadagdagan ba? O nababawasan yung mga kaibigan mo? O dumadami yung kaaway mo? Diba? Nagkakasundo ba kayo mag-asawa? Nagkakasundo ka ba kayo magkapatid? O nag-aaway pa kayo lagi? Diba? Oh. Ano pa ba? So mga minamahal, let's consider. Okay? Number two, step number two, write down a plan of action. Diba? Mm. Sapagkat yung balance to, hindi nangyayari nang ganun lamang, hindi aksidente. Sinasadya mo. Hindi automatic to mga minamahal. Sasadyain mo. Checkin mo na may nangyayari ba. Ano yung gagawin kong kaparaanan? Hmm. Write down. Anong action ang gagawin ko? Sa pagkasabi ng Bible sa Ephesians 5:15, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. You know what? For us to have this balance, make it a habit. Pagdating sa Bible, maging habit mo. Pagdating sa emotional level, aba, may habit ka na dapat ito yung ginagawa natin. Make it a habit. Oh, may kakausapin ka tao na enlighten yung isip mo, nakakapagsabi ka ng mga bagay na kung saan mag-enlighten sa kanya. Make it a habit.
Kaya yung soul winning, habit yan eh. Oh, yung pagka-counsel, nagiging habit yan. Make it a habit kung hindi yan ang nangyayari sa'yo. Diba? Hindi mo habit, mag-exercise, matulog ng maaga, kumain ng maayos. Diba? Hindi mo habit, make it a habit. Write down your plan. Write down. Hmm. Kasi magkaminsan may nasa isipan lang natin yung gusto natin. Pero sulat mo para maintindihan, makita mo ano nangyayari. Number 3 and the last, establish Christ at the center of your life. Diba? Ito yung kinakailangan natin. Parang gulong lang yan eh, mga minamahal eh. Yung gulong, kinakailangan may center hub yan eh. No? Pag yung tornilyo niyan ay maluwag, pag takbo ng takbo yan, susunod na tornilyo yan, luluwag na rin yan. Mamaya, maaksidente na. Bakit? Hindi mo binantayan, hindi mo naging habit, hindi mo chinek. But because you establish to have Christ in your life and He is the center of your life, then, sasabi mo sa Panginoon, for me to live is Christ and to die is gain. Why? Because Christ is now the center of your life. Naging center na siya eh. Kaya nga, sinasabi ng Bible, you have to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be what added unto you. You always seek first yung kalooban ng Panginoon sa lahat ng mga balance of life natin. Hmm. Kamusta yung relation natin dito? Okay ba? Ba? Kaya gusto ko makita natin mga minamahal, make the center. Make Christ is the center of life. Kasi yun yung mag-hold lahat ng mga gagawin natin sa buhay natin. About our mental balance, you have to check. Lord, ano ba yung kalooban mo sa ano ko? Sa isipan ko, sa principles ko? Ano kalooban mo sa physical life ko? Why? Because ginagawa mong center ang Panginoon sa buhay mo. In conclusion, mga minamahal, no? What are the benefits of being a balanced life? No? Napakarami ng mga minamahal. Napakarami. You will be more confident. Magkakaroon ka ng tinatawag na konting pains and aches sa buhay. Why? You make the center, Christ is the center of your life. Nagkakaroon ng balance eh. Okay? Yung magkukulang, napupunan. Diba? Yung sobra, binabawasan. Diba? Yung mali, na itatama. Ay, kumukunti yung fatigue, kumukunti yung pains, kumukunti yung frustrations. Diba? You will have more energy. Bakit? Eh, pag nagbibigay ka ng, pagod ka na, nagbigay ka pa ng karagdagan, diba? Hindi, bigyan ka na pa ng extra life, extra strength. You will enjoy more life more. You will be more mentally alert. Why? Balance eh. Nagiging lumalalim yung spiritual level mo o spiritual maturity mo. You will feel better physically. Okay? Nagkakaroon ka ng magandang relationship sa ibang kapatiran, sa mga tao. Why? Balanced life. So this morning, mga minamahal, God is offering us to have a balanced life. We have to check it. We have to check it. So those are the benefits ng isang tao na binabalansin niyang lahat. Hindi kulang yung paglilingkod, hindi kulang yung family time niya, hindi kulang yung kanyang physical aspect ng buhay niya. Hindi niya pinapabayaan yung mental aspect niya. Hindi niya pinapabayaan yung health niya. Balance. Kung napabayaan mo
yung skills mo, yung physical mo, aba, bumawi ka. Why? Bakit? Gusto ng Panginoon magamit ka pa ng gusto. Amen? Bakit niya ini-enhance yung kagalingan mo? Para pag may nakausap ka, magiging, may isasagot ka, may encourage ka, may malilift up ka. Diba? Oh. That's why Jesus increased in wisdom, in knowledge, in stature, favor with God and men. Tayo pong lahat ay magsatayo. Panalangin po tayo. Dakilang Ama, salamat po. Ikaw ang siyang tumulong sa amin. Ikaw ang siyang magkalob sa amin ng balanced life. At kung ito po ay hindi namin makikita sa aming buhay, kulang yung aspeto ng aming pong physical aspect, yung ating mental balance, hindi ko na sinasharper yung aking sarili, napabayaan ko na na magbasa, makinig, napabayaan ko na na yung spiritual life ko, hindi na ako masyado nagpe-pray, hindi na ako masyado nagbabasa ng Bible, napabayaan ko na na mag-exercise, napabayaan ko na na yung aking sarili, yung emotion level ko, Panginoon, mas madalas na ako nag-worry, mas madalas na akong moody, mas madalas na akong bad temper, Panginoon, itinataas ko sa ito. Tulungan niyo, Panginoon, even our my social balance, ay makita ko po na mas marami na akong kaibigan. O kaya maari na kumukunti kaibigan mo kasi napabayaan mo ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-realize namin na concerned ka sa aming buhay. That you wanted us to have a balanced life. And this morning, this is your prayer, Lord, tulungan mo, O Diyos, na ako ay magkaroon ng balanced life. If that is your prayer, please come, kneel down with distancing, at sabi mo sa Panginoon, Panginoon, kahabagan mo po ako. Kaya ko po ito. I will write down my goals. I will more disciplined by this time. I will make it a habit. Lord, tulungan niyo po kami. Come to this altar. Or you can kneel down where you are. God bless you.